Hello mga kabayan, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, kung saan saan man na kayo sa panig ng mundo, ay gusto ko lang pong i-share ang benepisyo ng green onion. Eh diyan po sa atin sa Pilipinas ay mahal po ang green onion, kaya gusto ko lang i-share yung nutritional facts and benefits ng green onion. Mayroon po akong green onion dito na nire-grow ko mula sa mga sa grocery store. Yung binibili ko ay kinakap ko. So itong sibuyas na nabibili sa grocery ay ikakat mo lang itong ginagamit natin madalas. Ito, ikakat mo lang ito. Tapos itatanim, pwede mo ibabad sa tubig. Tutubo mo yung mag-isa. O pwede mo siyang i-aquaponics o pwede sa lupa, sa paso. At tubo lang ng tubo. Siyempre, kailangan mo i-fertilize. At tuwing ginagamit ito, like katulad nitong itong aking mga sibu... green onions dito. Ilang beses ko na itong kinat. Yung iba dito, isang taong ko nang pinakinabangan eh. Tubo ng tubo. Tubo lang siya ng tubo at walang katapusan. So, yan po ang biyaya sa atin ng nature na hindi mo kailangan itapon yung dulo. Dahil lang dulo nito ay tulimbawa na lang. Ito ay isang styrofoam cup. So ito yung galing sa grocery. Tinusok ko lang dyan. At itong gamit ko hindi lupa. Perlite po ito pero pwedeng yung sa paso lang. Ay aquaponics po kasi ito. At meron akong tilapia saka koi na siyang nagsisilbing pataba. So ito po yung aking mga green onions. So, ganyan po siya. May tubig. Diyan yung tubig. At isang taong ko na pong pinakainabangan itong mga green onions ko. So, eto, tumutubo na naman. Mahal yung green onion sa atin. Kung bibili ka ng green onions, ikakat, itatanim mo, forever na yung supply mo. At siyempre, para tumaba, kailangan mong diligan ng fertilizer at least every or three times a month or two times a month. Depende kung paano mo siya alagaan. Ang isang green onion so ang nutritional facts po ng green onions every 15 grams ng green onions ay mayroong 4.8 calories at zero fat, 2.4 milligrams na sodium. Ang carbohydrate niya is 1.1 gram. Ang fiber niya is 0.4 grams. Sugar is 0.4 grams at 0.3 grams ang protein. Ang green onion po, nagka-interest ako dito kasi ang daming benepisyo. Like sinasabi dito, it may decrease risk of cancer. Green onions are part of the allium family. Along with the garlic, leeks, and chives, scientists have identified certain compounds in the vegetables that seem to protect against cancer. So yun po ang sinasabi dito na ang green onions po ay nakakatulong para maiwasan o panangga sa mga cancer cells or mga cancer.
Yeah, yun po ang interpretasyon dito. Sinasabi daw po ng pag-aaral na sinasabi na ang pagkain ng mga ng green onions ay nagre-reduce ng risk for myeloma, gastric, colorectal, endometrial lung, and prostate cancer. Yun po ang sinasabi dito. At ito po ay research ng mga Batikan o mga scientists sa Amerika. Yun ang sinasabi nila dito. At nagre-reduce din po ito ng obesity and related disease. Sabi daw ng mga researcher, base dun sa kanilang investigasyon, ay marami itong antioxidant and bioactive compounds na nasa green onions. So, maganda ha. So, ang kailangan daw po na diet ng green onions ay at least 3 medium size. Medium size ito. Ito, medium size to eh. So, ito yung ating so, tatlong clubs. O, 1, 2, 3. Siguro, tatlong ganyan. So, yun po ang suggested. Okay, tuloy natin. So, yun yung suggested na diet, daily diet. So, kung mayroon kayong tanim, at ito, unlimited supply ko po ito. Kung kayo bibili mula sa grocery store, putulin nyo yung dulo, itanim, malaki pong tipid. Ang sinasabi naman dito, eat 3 medium size green onions and you've gotten your daily dose of vitamin K. So, ang vitamin K po ay very important. Nakakatulong po ito sa mga to avoid blood clotting o yung pagbabara sa mga ugat. And also for bone health. And research specifically links onions with decreased risk of osteoporosis. Maganda ha. So allergies. Onion allergy appears to be rare. Bihira lang daw po yung may mga allergic sa green onions. If you are concerned about an allergy to green onions or any other food, discuss your symptoms with your doctors for diagnosis and advice on managing your condition. When they're best. Ano daw yung the best sa green onion? Green onions are available year round. Oh yeah. Ito. Isang taong ko nang pinapakinabangan ito. Tubo ng tubo. Ha? So, mas maganda kung mag-alaga kayo ng tilapia, kahit ilagay nyo sa drum, lagyan yung pump, filter, sa tulad nito, meron akong tilapia dito. Nagtatago nandun sa, ito pa ikot-ikot lang. Na-explain ko na to dun sa video natin. May video ako na kung paano gumawa ng rain gutter na aquaponics. So, yun po ang benepisyo ng green onion. Kaya dun sa ating mga kababayan, ini-encourage ko kayo na kung kayo bumibili ng green onion, siguro mahal po yung green onion yata sa atin kasi sabi ng nanay ko, okay, sensya na kung may dumadaan ng aeroplano. Palipasin mo na natin plano. Ingay. There's the airplane there. Okay. So yung sana ba ako nung wala tuloy ako. So yung green onion po mahal sa atin. Balita ko nasa 200 pesos. Kung kayo bibili ng green onion, huwag nyo itapon yung dulo at itanim ninyo at mapapakinabangan nyo forever. So itong green onion ko, 1 year ko na itong
na-harvest. Putol lang ako ng putol. Pag kakain ako ng soup, kukuha lang ako dyan. At 2 weeks, yung tatlo. So, itong tatlo na to na katatanim ko lang po, 2 weeks yan. Mahaba na, pwede nyo nang anihin. So, imagine mo, mayroon kang yung mga binibili mo, yung tatanim mo, mapapakinabangan nyo po. Marami pong halaman na pwede ninyong itanim. Ano ba ito? Ang daming aeroplano dumadaan. Anong nangyayari? Sa-etsya na po. So, i-discuss po natin na sa susunod ang daming mga aeroplano. Hindi, hindi pala aeroplano. Nagkakat ng grass dun sa kapitbahay ko. So, yun lang po. Sa susunod, pag-usapan naman natin yung ibang mga halaman. So, sorry. Ito, mayroon akong mint dito na ginagamit ko din sa soup. Ito, eksperimento ko ang mais. So, hindi ko po ina-expect na ang mais ay pwedeng i-aquaponics. Aquaponics po ito. At meron akong talbos ng kamote. So, i-discuss natin sa susunod yung mga benepisyo ng iba pang vegetable na ikat mo lang ng ikat. Motubo. Ito pong Swiss chard ko. Itong Swiss chard, 1 year ko na rin pong hina-harvest yan. So, discuss natin next time kung anong benefits ng Swiss chard. So, maraming salamat at please subscribe to my channel. Thank you.